bansa. Malapit sa China at may limitasyon ang healthcare system. Pero sa Vietnam, wala pang 300 ang kaso ng COVID-19 at wala pa rin namamatay sa ngayon. Bilang kapitbahay sa Southeast Asia, marahil napatanong ka rin paano kaya nila nagawa ito. Vietnam sa 40 na bansang nakikipaghati sa world ng China, ang epicenter ng coronavirus. Sa ngayon, 271 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa ulat ng Reuters noong March 27, sinisikap ng gobyerno ng Vietnam na hindi lumampas ng 1,000 ang kaso ng COVID-19 doon. Paano nagawa ng Vietnam na kontrolin ang coronavirus sa kanilang bansa? Una, mabilis na pag-aksyon. Let's start from the beginning. December 31, sumabog ang balita na may panibagong unknown virus mula sa China. January 7 naman, nang inanunsyo ng Chinese authorities na may bagong SARS-like coronavirus na sa kanilang bansa. Agaran ang aksyon ng Vietnam matapos mabalitaan ito bago pa naitala ang unang coronavirus death sa China at 3 araw matapos kumpirmahin ang outbreak sa nasabing bansa, nagdeklara na ang Vietnam ng War versus Coronavirus. Hinigpitan nila ang border nila sa China at inilagay sa high alert para sa mga bagong kaso ng pneumonia ang mga ospital nila at local health department. Iniutos ng Vietnam government na i-ban ang mga flight patungo at galing sa mainland China. Sinuspend din nila ang tourist visa ng mga Chinese at foreigner na nanggaling sa bansang ito. Pagkatapos ng Chinese New Year noong January 25, pinasara kaagad ang mga paaralan. Lahat ng yan nagawa nila in less than a month. Pangalawa, malawak ang testing. Sa kabila ng limitadong kapasidad ng Vietnam pagdating sa healthcare ay isagawa pa rin ito ang malawakang COVID-19 testing. As of April 23, nasa 180,000 ang COVID-19 tests na naisagawa ng Vietnam. Ayon sa datos ng Our World in Data, nangunguna ang Vietnam sa buong mundo at dating sa isinasagawang test para sa bawat kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sa bawat confirmed COVID-19 case, mahigit 400 na individual ang tinitest ng Vietnam. Pangatlo, quarantine. Balik tayo sa timeline. Noong February 3, isinailalim ng Vietnam sa 20-day quarantine ang isang bayang malapit sa Hanoi na may 10,000 na populasyon. Noong mga panahong yun, 6 pa lamang ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Vietnam. Nagtalaga rin ang Vietnam ng 14-day mandatory quarantine sa mga biyaherong dumating sa kanilang bansa. Ang Vietnam ay isang one communist party state. Kagaya ng China, kilala ang Vietnam sa paggamit ng mass surveillance upang i-monitor ang mga residente nito. Sa gitna ng pagkalat ng coronavirus, nagpatupad ang Vietnam ng istriktong monitoring system sa pamamagitan ng teknolohiya. Halimbawa, para matukoy ang mga suspected at confirmed infection, nakapag-develop ang Vietnam ng isang online reporting system. Sa isang database, inilalagay ang impormasyon ng mga suspected at confirmed cases ng COVID-19 na binabantayan ng gobyerno real-time. Minandato rin ang Vietnam na mag-install ng mobile app ang mga pasyente na magsisend ng notification sa gobyerno kung sila ay lalayo sa kanilang quarantine areas ng 20 hanggang 30 metro. Sa gitna ng mga issue ng data privacy dahil sa ganitong klaseng monitoring, nakasaad sa survey ng Dahlia Research noong March 30 na 62% ng Vietnamese ang nagsabing kontento sila sa ginawa ng kanilang gobyerno sa pagkontrol ng COVID-19. Huli rin ang gobyerno ang sinumang nagpapakalat ng fake news tungkol sa coronavirus. Noong March 30, nasa 800 na katao na ang napatawa ng multa dahil dito. Bagaman kontrolado ang sitwasyon ng coronavirus ngayon sa Vietnam, nararapat pa rin ang patuloy na pag-iingat. Noong mga nakaraang buwan, kinilala ang tagumpay ng Japan at Singapore sa pakikipaglaban sa coronavirus. Pero ngayon, tumataas ang bilang ng COVID-19 cases sa mga bansang ito. Noong April 18, naitala ang 942 na bagong kaso ng COVID-19 sa Singapore. Sa kabuuan, ang bilang ay nasa 6,000 na. Sa Japan naman, naitala ang 181 na bagong kaso ng COVID-19 sa parehong araw. Umabot na ang kabuuang bilang sa 10,000.
Samantala, ang South Korea nagawa rin kontrolin ang coronavirus outbreak sa pamamagitan ng mass testing, pero ilan sa mga gumaling na pasyente ay nagpositibo ulit noong April 10. 91 recovered patients ang huling nagpositibo sa coronavirus sa nasabing bansa. Ang pagsubo sa COVID-19 ay nasusubukin hindi lang ang mahihirap, pati na rin ang mayayamang bansa. Pero sa ipinakita ng Vietnam, hindi hadlang ang pagiging third world country para mag-implementa ng agaran at organisadong aksyon para malabanan ang isang pandemya. China, kaya inasahan ng mga eksperto na dadami rin ang kaso ng COVID-19 doon. Pero habang umaakit ang bilang ng kaso ng coronavirus sa buong mundo, napanatili ng Taiwan, isang bansang may 23 milyong residente, ang kaunting bilang ng coronavirus cases doon. Paano nagawa ito ng Taiwan at ano ang pwede nating matutunan sa kanila? January 20, isang 55-year-old na babae ang lumapag sa Taiwan galing Wuhan, China. Sa airport, na lamang may iniinda siyang lagnat, ubo at nahihirapang huminga. Naka-face mask ang babae buong flight. Wala ring nararamdamang kakaiba sa katawan ang mga pasahero at flight attendant na nakasama niya. Pero sinabihan agad ang bawat close contact ng babae na mag-home quarantine sa loob ng 14 days, kunin ang temperature nila 2 beses sa isang araw, at sagutin ang tawag mula sa health officials ng Taiwan. Noong sumunod na araw, nakumpirmang ang babae na hitaan ang sintomas sa airport ng unang kaso ng COVID-19 sa Taiwan. At dahil na-detect agad ang sintomas niya, nadala siya sa ospital at na-quarantine ang lahat ng nakasama niya sa eroplano na pigilang makahawa siya sa iba. Isa na ang namatay sa hindi pa maipaliwanag na viral pneumonia sa lungsod ng Wuhan sa China. Pagputok pa lang kasi ng balita tungkol sa bagong nakahahawang sakit sa Wuhan, China, ay naghigpit na ang Taiwan. So in 2019, I think late 2019, they sent a team of doctors from the Taiwanese CDC to Wuhan to try to figure out if there's any possibility of human-to-human transmission. Then as early as January 1st, the health officials from Taiwan started to pour on the planes of people coming from Wuhan and check for their temperature, check for respiratory symptoms. Siya si Dr. Jason Wang, professor mula sa Stanford University sa United States. Pinag-aralan niya kung paano hinarap ng Taiwan ang coronavirus pandemic. Yeah, so I think what they did really well is that they recognized the crisis very early. Pinagbawalan agad ng Taiwan na pumasok ang mga pasahero galing Wuhan. Naghigpit din sila sa mga biyahe galing Hong Kong, Macau at iba pang parte ng China. Kahit hindi ka Chinese, basta may travel history sa China sa nagdaang 14 days, hindi ka papasukin. So the easiest way to fight the viral infection is to stop it in the beginning. Not to wait till it's to community spread, then you don't know where you got it from. If you do that carefully, then you could basically keep a very good record. Ang mga residenteng may travel history sa China, idinaan sa iba't ibang test. Inalam kung may respiratory disease sila, kasama na ang SARS at MERS, mga sakit na kapamilya ng COVID-19. On January 20th, they activated their National Health Command Center. 大家好，我是中央流行疫情指挥中心医疗。Basically, once you activated that, all the information from the central government, from the local governments, from different government agencies are coordinated in one place. And there's like 100 people working there. They look at the data, they synthesize the data, and then they inform policy making. So that allows things to get activated very quickly. Ang Central Epidemic Command Center nila bukas sa lahat ng impormasyon tungkol sa COVID-19. May chatroom para sa mga residente. Pwede ang magtanong o mag-report. Kaya naiwasan ang panic. They have a press conference every day. Right? And before the press conference, they will send people a text message. Hey, there's a press conference at 2:30. Then everybody will be watching it, right? And they will answer every question of every reporter. And they are very nice to them. And so people are like, oh, these people are very nice, very patient, and very knowledgeable. And so that you build trust. Pero bakit paaging nakahanda ang Taiwan? So, you know, Taiwan experienced SARS in 2003. All these things were learned during SARS.
And so this time, you know, when they thought that another coronavirus might bring the same sort of disaster to Taiwan, that they acted very, very quickly. Walang lockdown sa Taiwan, pero hindi ka maaaring lumabas ng bahay kung hindi ka naka-face mask. Walang shortage ng mask doon. Tinobli kasi ang produksyon sa utos ng gobyerno. Dito, wala ka mga checkpoint, walang mga pulis, wala ka makikita mga, ano, mga armado dyan sa labas para i-check na kung wala kong hangka po. Kailangan mo pa rin, ano, maging aware. Dahil person-to-person ang hawaan sa COVID-19, mahigpit na ipinagbabawal sa Taiwan na lumabas sa mga naka-home quarantine at naka-isolate. Kung ang employer ang mag-require sa'yo na mag-undergo ka ng quarantine, they should pay all the expenses. Kapag walang kakayanan yung employer na magbayad ng compensation, sasagutin ng Taiwan government yon. Paano nasisigurado ng Taiwan na di lalabas ang nasa 55,000 na naka-home quarantine sa kanila? Mamonitor ang mga lalabas ng bahay gamit ang cellphone signal. Digital fence ang itinawag nila dito. Sa pamamagitan ng cellphone mo, makikita ng gobyerno ang paggalaw mo at kung sino ang taong magiging close contact mo. So, they use the combining technology and people to make sure that the person doesn't hop on a metro and infect other people. Bawal ang makulit dahil malaki ang multa sa lalabag sa home quarantine at isolation. Aabot sa 1 million new Taiwan dollars ang maaaring bayaran ng lalabag. Magkano yun sa peso? Mahigit 1.6 million pesos. Pinag-aaralan ng iba't ibang bansa ngayon ang naging pag-responde ng Taiwan sa pandemic. They recognized the crisis very early and they communicated very well with the public to get public support. Buong mundo ang apektado ng coronavirus pandemic. Iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar. Pero marami tayong pwedeng matutunan sa kung paano epektibong hinarap ng ibang bansa ang COVID-19.